Mataas na presyo ng agri-products gaya ng gulay at bigas. Ilan yan sa dahilan ng pagsirit ng inflation rate ng bansa nitong Pebrero, napasok naman sa naunang forecast range ng gobyerno. Kumikilos naman ang pamahalaan para mapababa ang presyo ng bilihin sa pamamagitan niya ng pagdesolba sa epekto ng El Nino na partikular na sa sektor ng agrikultura. May balitang A to Z CA Schools. Pumalo sa 3.4% ang naitalang inflation o yung pagtaas ang antas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong Pebrero. Mas mataas ito sa inflation rate noong Enero ngayong taon na nasa 2.8%. Pero higit na mas mababa naman ito sa kaparehong panahon noong nakaraang taon na umabot sa 8.6%. Ayon sa Philippine Statistics Authority, tumaas ang halaga ng ilang mga pangunahing produkto gaya na lamang ng gulay, karne at bigas. Ang nag-ambag ng malaki sa pagtaas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa. Pero pasok pa rin daw ito sa forecast range ng Bangko Sentral ng Pilipinas na inaasahang papalo ng 3.6%. Kasalukuyan din kasing umeepekto ang El Nino sa sektor ng agrikultura, kaya naman bawas ang supply. Ang ampalaya na dating nasa 100 piso kada kilo, nananatiling mataas ang presyo na nasa 140 pesos na, maging ang carrots, pipino at iba pa. Mataas din ang presyo ng bigas itong mga nakaraang buwan. Rice inflation contributed 1.6 percentage points of the 3.4%. So that's about 47%. Parang halos kalahati ng inflation ng Pebrero sa rice. Medyo hindi maganda ang situation doon sa bottom 30%. No? Sa Q-Mart sa Quezon City, makakahanap na ng well-milled rice na nakakalagang 50 pesos kada kilo, mas mura ng bahagya sa 52 pesos hanggang 54 pesos na pinakamura noon. Medyo mababa ng bigas kasi mga harvest season na kasi ngayon. Meron ng mababa kaming nakuha sa supplier. Pero ang tanong, mananatili kayang mas mababa ang presyo nito? Pero baka hindi rin magtagal. Ay, parang kakonting inaani ganyan. Kasi ngayon, kasagsagan pa ng anihan. Kaya may mababa na. Pagsampa ng April, baka bumalik na rin sa dating presyo. Kaya naman ang consumers, kanya-kanyang paraan para makatipid lang sa gastusin. Sa ulam lang, mas maraming gulay, tapos isda, manok. Marami naman sale na chicken eh. May mabibili ka 140. Maghahanap ka lang. Oh, basta meron, bibili. Pag wala, wala. Samantala, tinututukan naman daw ng Trade and Industry Department para mapanatiling abot kayang bilihin. Pinaiikting din ng pamahalaan ng pagtugon sa epekto ng El Nino na nakakapekto sa supply ng mga pananim na siyang nagpapagalaw ngayon sa mga presyo ng bilihin. Gayunpaman, posible pa rin daw tumaas ang inflation rate sa ikalawang quarter ng taon kung kaya't mananatili ang monetary policy ng BSP para maagapan ang tumataas na inflation. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz.